Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Simply Marilyn. Ito yung ipapakita ko sa inyo sa next video na tapos na ako mag-biddings. Kung ano yung kaibahan ng hindi pa siya naayos at saka naayos na. Ito yun guys. Yan na siya. Yan. Ito yung second bedroom. Ginawan ko na siya kanina, nag-biddings na ako. Meron akong palaging hand sanitizer para iwas sa COVID. Yan yung number one na rules ng Airbnb. Kailangan mag-sanitize lagi ng Airbnb. Ito yung table seating ko para sa guest namin na parating dalawa yung guest namin. Kaya dalawang bedroom yung inano ko, inayos. Kasi para kung hindi man sila mag-asawa, wala kasing ano, kung walang sinabing couple sila, basta pag two guests nag-aano ako ng two bedrooms. Ito yung fireplace ko, ito yung table seating na look elegant, 'di ba guys? O ito yun, may medicine kit ako para kung halimbawa masama ang pakiramdam nila, meron silang mainom na gamot. Sa hotel walang ganyan, sa motel walang mga ganyan. Ako meron ako dito. Yan, tingnan mo yung biddings ko guys. Tingnan niyo paano maging maayos. Yan, tingnan nyo, mayroon din ako dito sa main bedroom ko ng ano, main bedroom hand sanitizer. Mayroon akong free water, free drinking bottle water para sa guest ko. May free coffee ako, may hot chocolate, may tea. Yan, mayroong fire extinguisher for in case of emergency, kasi yan yung rules ng Airbnb. Kailangan meron kaming, may wifi ako dito, may para ang aking guest satisfied sila. Ito yung tapos ko na siya linisin. Diba? Ang ganda. Malinis siya tingnan. Kasi, pag nasa puso mo yung paglilinis, yan kasi yung ano ko, yung talent ko maglinis. Malinis ako sa bahay, malinis ako sa ganito, sa Airbnb. Kaya, satisfied naman ng mga client ko. Kasi, isipin mo, magbibigay sila ng 5-star sa cleanliness. Bihira lang yan binibigyan ng mga client or guests, kasi minsan pag sa may mga comments akong naririnig sa mga client ko na minsan ang ibang motel daw marumi, hindi daw maganda ang ano, maganda. Ito yung bathroom ko ngayon, tingnan mo, iba na yung ano niya, kasi yan, nilinis ko siya, inayos ko siya para pagdating ng ano ng guest ko, malinis sila, maganda siya ang tingnan. Ayan, may kumpleto ako sa mga ano ko dito, mga shampoo. Yan. 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 Ito na yung ano ko. Di ba guys, ang ganda? Mm. Sinong hindi matutuwa pag nag-check-in yung client mo, yung guest mo, pagpasok nila? Maganda ang ambience. Kaya sa mga merong Airbnb, matyaga, maging malinis, kasi yun yung ating tips, kumbaga sa ano, maging malinis talaga tayo, number one. Malinis sa atin, ang malinis ang ating business, ating area, ang ambience ng ano natin, malinis. Yan yung aking number one tips, na kailangan malinis ang ating loob ng ating Airbnb, ang yung sino yung mag-i-stay sa atin. Kasi isipin mo, tingnan mo, meron akong flowers dito sa loob kasi. Yan. Gusto ko may flowers kasi nakakaganda ng mood pag may mga flowers tayo sa loob. Patay pa yung iba ko kasi. Pero sabi nila, tulog lang yan daw yung flowers na ganyan. Tulog lang sila, hindi sila patay. Kasi dito sa US, sabi sa atin dyan, pag patay-patay na, dito hindi, tulog lang daw yan sila, tulog. Kasi pag babalik yan sila pagdating ng summer, nakakatawa nga dito kasi iba yung ano nila, iba ang paniwala nila, kasi iba kasi ang ano dito, ang klima, may pool, may winter at saka may summer. Kaya pag pool, nagdidilaw na yung mga puno. Yun. Tapos yan, hintay pa ako ng ano ng yan ang health tips ko guys, kasi kung meron kayong ganito na business na Airbnb or motel, kailangan gandahan nyo, inisin nyo mabuti. Para may mga client kayo na palaging, kung halimbawa gusto nilang pumunta dito sa lugar natin or ano, babalik sila. Kasi ako, last month may 6 nights ako dito. Bumalik this month, 6 nights again. Kasi meron daw silang business dito na inaasikaso. Kaya, next month pa babalik na naman sila. December, January,
February, nandito sila lagi sa akin, 6 nights. Imagine 6 nights, magkano din yun? O, malaking tulong din yun sa financial, ganun. Itong Airbnb ko, lalagyan ko ng spa. Kasi yun ang plano ko. Para kasi may mga guest client ako dito, naghihintay na sa akin. Hindi ako makapag-massage kasi wala pa yung aking license. Kailangan credited ako ng US. Pinadala na kahapon sa Florida for evaluation ang credential ko. Sana magkaroon ako ng license. Kasi excited na rin ako magkaroon ng spa. Kasi yun ang ano ko talaga eh. Yun talaga yung aking position. Licensed therapist kasi ako. Tapos ito naman yung cleaning sa paglilinis ko. Pinag-aralan ko din yan. Kasi alam mo na, kailangan natin marunong sa buhay. Kasi para pag katulad ng ganito, nandito tayo sa ano, hindi tayo nangangapa. Kasi alam natin lahat ang gagawin. Thank you for watching my YouTube channel, guys. At sana nakatulong yung tips ko sa mga merong Airbnb, motel. Number one, cleanliness. Yan yung, ano, yun number one nating dapat gawin. Malinis ang ating Airbnb or motel. Kasi masaya ang mag-guest natin pag nag-stay na nakikita nilang malinis yung ano natin. Thank you for watching my YouTube channel, Simply Marilyn. See you on my next video. Bye, guys. Thank you so much for watching.